So guys, ayan, isang magandang gabi, magandang umaga sa inyo. Alright, ito naman po ang inyong likod, si TJ Ronald. Alright, ayan, ngayon pag-usapan natin yung pagkakaiba ng studio monitor or studio speaker sa normal speaker or sa general speaker na meron tayo sa bahay. So may pagkakaiba yan, hindi lang basta may speaker ka, pareho na yan sa mga ibang speaker. So meron tayong tinatawag na studio monitor speaker tsaka yung general a home speaker, katulad ng meron kayo sa bahay nyo, yung mga stereo speaker, o yung may mga external speaker kayo na minsan, karamihan, or madalas, yung mga tatak nyan is Sony, Bose, at kung ano-ano pa. So, pag-usapan natin ano yung pagkakaiba at ano yung gamit nito, alright? Alright, so dun tayo sa active and passive, sa isang pagkakaiba nila technically. So, normally, yung mga studio monitors ay active speakers. So, ano yung sabihin na active speakers? Active speakers meaning meron silang sariling power amplifier built-in. Sa ibang banda naman, yung general speakers natin, nakahiwalay yung mga power amplifier ng speakers natin dyan. Yan yung pagkakaiba nila. Isa ay active, isa yung passive. So, active speakers meaning meron siyang sariling power, at yung passive speaker, kailangan niya ng external power amplifier. Sa studio monitors, ito ay walang mga enhancement ito. Kaya ito ginagamit sa studio. Ginagamit ito ng mga musicians, mga audio producers, kasi balanseng-balanse, walang halong enhancement sa kanyang mga frequency or sa mga frequency meaning bass, treble, yung kay mid-range. So, wala siyang enhancement. So, kung ano yung binigay mo, bass, kung ano yung frequency binigay mo, bass, yun yung maririnig mo. Alright, so, mostly, ang studio monitor speakers ay ginagamit ng mga musicians and artists, audio artists, sa loob ng studio. Para walang enhancement kung ano yung bibigay nilang frequency or kung ano yung bibigay nilang audio sa kanilang ginagawang album or ginagawang music or ginagawang audio, yun yung maririnig nila. Alright, so walang enhancement. Yun yung pinagkakaiba ng dalawa. So, pwede, ang katanungan nito, pwede bang gamitin yung studio monitor sa bahay or sa home use? Yes, of course. Pero hindi mo mararamdaman or hindi mo makukuha yung gusto mo kasi wala siyang enhancements. Kumbaga, para siyang flat. Flat audio ang maririnig mo. Yung mga setup na merong mga turntable or yung mga vinyl, yung mga plaka na tinatawag natin, ang katabi niyan, mga bookshelf studio monitor. Kasi nga, gusto nila yung audio naralabas sa vinyl or sa turntable, klarong-klaro at walang halong enhancement. So, yun yung home use ng ating studio monitor. So, then of course, dun sa general speakers naman, kung pwedeng gamitin siya sa studio, hindi siya advisable. So, pwede, maririnig mo yung mga audio mo, pero hindi siya advisable kasi meron na siyang enhancement. So, pag nagbigay ka ng bass, mid-range, treble sa iyong audio, magiging masyadong maganda or magiging makulot or masyado nang enhance yung output. So, hindi advisable na gamitin ang general or home speaker sa loob ng studio. Pero otherwise, pwedeng gamitin ng studio speaker sa ating home. Kung hindi ka naman masyadong meticuloso sa audio or sa sounds, meron ka lang stereo source, then saksak mo lang yung iyong studio monitor, magkakaroon ka na ng good quality audio. Yun nga lang, wala siyang enhancement, flat lang, kung ano yung bigay ng file or vinyl or kung ano yung source, kung ano yung bigay ng source, yun lang ang maririnig mo sa studio monitors. Alright? So, yun lang muna tayo hanggang sa susunod na kaalaman dito sa ating mga studio setup. Alright, ito po yung likod si DJ Ronald. Next video tayo. Bye-bye!